makipag-celebrate makagdemonyo kung tinuod kang anak sa Ginoo. Sa panahon galing nag-celebrate kag Halloween o kanang kalag-galag, ikaw mismo go-open portal sa mga witchcraft, ikaw mismo ga-invite ang mga demonyo sa imong kinabuhi. Kung tinuod nga naka sa kahayag, dili ka angay makigalubilo o makig-uban diya sa kangit-ngit. Wa ka na tingala kanang mga horror, mga lukadlok o kanang mga multo, kanang mga palit kay mga naw, nagpaila na nga ka na sila na sa kangit-ngit. Maulay rason nga nung dali ka babalakap po ang napakinggan at nasaksihan ninyo ay isang pastora ng Born Again. Parang nangwala na si pastora dito, no? Dahil yung Halloween daw ay aral ng demonyo. Bago bumanat, research naman pang may time. Walang pagkakaiba ito sa banat ni Pastor Apollo Kibuloy na ang pagdiriwang sa All Saints Day at All Souls Day para ang kaluluwa sa impyerno ay maiahon patungong langit. Mali! Ganon din ang tinatawag na Halloween para sa kanila ay sa demonyo na. Ito ay tinatawag na Hasty Generalization Fallacy. Ano po ba yun? Yun po ang claim made on the basis of insufficient evidence. Ating sasagutin si Pastora na nagwala na ngayon dahil sa maling akala. Samahan ninyo. Kumusta? Ito niyo lingkod Brad Wendell Talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At happy fiesta sa araw ito mga kapatid. Ating ginunita sa buong sanlibutan sa Universal Church, ang Iglesia Katolika. Ang lahat na mga banal na nasa langit. Yung mga banal, yung mga santo ng Diyos na nasa langit. Ibig sabihin, maging canonized man o hindi, yung dumaan sa purgatorio at lubos ng nalinisan, lahat-lahat ang tinatawag ng simbahang katoliko na Church of Triumphant na nasa piling at nasa kaluwalhatian ng ating Diyos sa langit, ito ang ipinagdiwang natin ngayon. So, hope nakasimba na ang ating mga kapatid. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaninyahan natin huwag kalimutan na pindutin ang like. At huwag din kalimutan kung bago ka lang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. So, welcome sa lahat ng mga sumusubaybay. Sasagutin muna natin si Pastora sa Born Again ito mga kapatid. Pero bago dyan, acknowledge natin ang mga pumasok. Hello, may katanungan tayo dyan, no? Sa banat ni Pastora, walang pagkakaiba sa banat ni Pastor Apollo Kibuloy. Yun bang pinalit daw na parang alam talaga nila ang katotohanan, di ba? Dahil basta lang Halloween, ang akala nila, pagdiriwang na yan sa mga demonyo. Dahil may tinatawag na Halloween kasi ng iba, Halloween party pa, pero nakabihis ng bihis demonyo. Yun ang ipinagbabawal ng simbahan. So, welcome po sila si Christy Concepcion Asharot. Hello. Si kapatid na Margie Asaligan. Si Nelson Tomas off duty, umano, watching from barko habang naka-off duty. Si Kamsi, Lorely Gamadlao, Nelson Tomas. So, ilagay niyo kung saan kayo ngayon, no, para ma-shout out natin. Si Marlon Liban Pulmano. Si Chip
Chepra, Kanama sa Davao Oriental, Leja Dolera, atit Bakaron sa lahat ng mga pumasok ngayon sa ating live streaming, si Margie Saligan sa Paranaque City, or Lady of Peace Paris. Okay, welcome sa lahat. At Cebuano itong si Pastora, no? May punto siya dito, pero lumilihis sa maling akala. Bakit lumilihis sa maling akala? Isa-isahin natin. Cebuano kasi ito, sa mga di nakaunawa ng Cebuano, sige, isasali natin, ha? Eto, parang nagwala si Pastora dito. Walang makipag-celebrate makag-demonyo kung tinood kang anak sa Ginoo. Sa panahon galing aga-celebrate kag-Halloween o kanang kalag-galag, ikaw mismo ga-open portal sa mga witchcraft, ikaw mismo ga-invite ang mga demonyo sa imong kinabuhi kung tinood nga naka sa kahayag. Oh, so, naunawaan ba ninyo mga Tagalog yung pahayag ni Pastora? No, siguro, karamihan sa inyo, di nakaunawa dahil mahirap para sa mga Tagalog ang si Juano, maliban lang kung may background kayo. Ang sabi ni Pastora dito, makag-demonyo kung tinood kang anak sa Ginoo. Oh, bakit daw o mano nagdiriwang kayo ng mga demonyo kung ikay totoong anak ng Panginoon? Kung tingnan natin ang kasaysayan sa Simbahang Katoliko sa All Hallows Eve, ito hindi pagdiriwang ng demonyo, kundi sa panahon noon na idineklara batay sa napakaluma ng aklat na palaging ginagamit sa Iglesia ni Cristo, tatag ni Felix Manalo, The Externals of the Catholic Church, may mga bansa noon na nagdiriwang ng mga mukha ng demonyo. So ipinagdiriwang yan. Kaya para yung pagdiriwang na yan ay mahinto, so pinalitan ng Simbahang Katoliko ng pagdiriwang para sa mga santo. Kahit nasa purgatorio, santo. Kahit Iglesia ni Cristo, binasa nila yan. Eto, balikan natin yung sa Iglesia ni Cristo, ha? Ang Iglesia ni Cristo ay hindi raw nagse-celebrate ng Halloween, ng All Saints Day at All Souls Day. Kapatid na Romel, talagang hindi tayo nagse-celebrate ng Halloween, All Souls Day at All Saints Day, sapagkat ito po, mga kaibigan, ay mga gawaing pangreliyong Katoliko. Oh, so natural, nasa Iglesia ni Cristo tatang ni Felix Manalo kayo, di talaga kayo susunod yan. Pero kung gawaing Katoliko, huwag kalimutan na kahit na ang ating kalendaryo ngayon, Gregorian calendar, ecclesiastical calendar yan na piniprepare ni Pope Gregory XIII, bakit sinundan ninyo? So, okay, tuloy natin. Na kanilang hinango, kapatid na Romel, hindi po sa Biblia, kundi sa mga gawaing pagano. Yan ang mali na naman na conclusion dito. Ito ang sinabi nating hasty generalization fallacy. A claim made on the basis of insufficient evidence. Bakit? Nililihis talaga nila. Hango. Ibig sabihin, kung hango, galing sa mga pagano. Yan ang ibig sabihin. Pero pakinggan ninyo, mga kapatid, kung paano nila minagic at nililihis ang binasa nila. At ang katunayan po nito ay ipinaliliwanag sa isang aklat na pinamagatang The Facts on Halloween, What Christians Need to Know, na sinulat po ni na John Ankenberg at John Weldon sa pages 5 to 6 at 10 to 11. So pansinin ninyo ang binasa nila at paano nila minagic ito. Sa wikang Pilipino, ang Halloween ang pumalit sa lugar ng isang tanging araw. Pinalitan yung tanging araw, yung selebrasyon ng mga pagano, pinalitan ng Halloween. So ano ba ang Halloween? Ang salita bang Halloween? Hallowed be thy name sa Old English, mga kapatid. Ibig pa ba sabihin, yun ay sa demonyo? Mali. Maling-mali talaga ang akala nila. Ang Halloween
ay galing sa salitang All Hallows Eve, na ang buong ang ibig sabihin, mga kapatid, mga banal, lahat na mga banal, kahit nasa purgatorio, sila pa rin ay mga kaluluwang banal. Ngunit ang pagpasok nila sa kaharian sa langit, tinatalakay natin kahapon yan, na dinidelay para sa pagdalisay sa apoy. Na Hebreo Kapitulo 9, versikulo 49, tuloy natin ang binasa ng ministro. Na ipinagdiwang ng mga sinaon ng druids, ang marurunong na tao. So ano ang ipinagdiwang ng mga druids? Yung paganismo sa kapistahan ng araw. Meron silang mga nakasuot na maskara sa demonyo, kaya pinalitan niyan sa simbahang Katoliko. So ibig sabihin, kung pinalitan, hindi na hango. Pinalitan na nga, paano nagiging hango o galing? Tuloy natin. O mga pare sa reliyong Celtic. Ang mga Celts ay nanirahan sa France at sa British Isles. Gumamit sila ng occult arts, mga ritual na pagano, sumamba sa kalikasan. Ayan, sumamba sa kalikasan. No? Yung mga pagano. So, ang layunin ng simbahang Katoliko, mahinto yung paganismo na ginawa at palitan ng selebrasyon ng mga Kristiyano. At binigyan nila ito ng supernatural at animistikong katangian. Ang mga Celts ay sumamba sa Diyos na araw, si Belenus. Yan, ang mga pagano, sumamba ng Diyos ng araw. So may pagsamba na sila. Kaya ito ang layunin kung bakit pinalitan. Kaya mali ang konklusyon nito mga ministro na hango o galing. Pinalitan na nga, paano nagiging galing? Lalo na tuwing kapistahan ng Beltane, Mayo 1, at sumamba sa iba pang Diyos na malamang ay ang Panginoon ng kamatayan o ang Panginoon ng mga patay tuwing kapistahan ng Samhain, Oktubre 31. Noong Middle Ages, tinangka ng Iglesia Katolika na sugpuin ang paganismo. O, napansin niyo yung mga kapatid, napakalinaw sa binasa. Noong Middle Ages, tinangka ng Iglesia Katolika na sugpuin. Pagkatapos nabasa yan, na tinangka, sugpuin, upang mahinto yung paganismong selebrasyon, ang resulta, hango na sa pagano. Ganyan sila, mag-magic, tuloy natin. Kung nakapaloob sa kapistahang Samhain, sa paraang ginawa nito ang Nobyembre 1 na All Saints Day o Todos Los Santos at ang Nobyembre 2 na All Souls Day o Araw ng Mga Kaluluwa. Noong taong 835, inilipat ni Papa Gregorio IV ang kapistahan ng Todos Los Santos sa Nobyembre 1 at pinalawak upang isama ang lahat ng santo. Kaya, ang Nobyembre 1, Todos Los Santos, ang araw pagkatapos ng Halloween, Hallows Eve, o All Saints Eve, ay naging isang araw na itinalaga ng Iglesia Katolika para kay Birheng Maria at sa mga santo. Jose, yun ang pinalit sa paganismong aral. Ang konklusyon nito mga ministro ay ang Halloween, selebrasyon ng mga pagano, mali. Walang pagkakaiba din sa maling unawa ni Pastora ng Bornaging ito. Ituloy natin siya. Sa panahon galing nag-celebrate kag Halloween o kanang kalagdag. Oh, yun. Sa panahon daw na nagdiwang ka ng Halloween, ano ba yung Halloween? Yung kalagkalag daw, pag-alala sa mga kaluluwa, sa panahon daw na nagdiwang ka nito, ayon sa kanya, ay nagdiwang ka sa aral ng mga pagano. Ikaw mismo go-open porta sa mga witchcraft! Oh, ayun. Binuksan mo ang pintuan para sa mga wakuhak witchcraft. Oh. Na, ngayon, di talaga lubos nila na unawaan ang salitang Halloween. Old English, galing sa All Hallows Eve, lahat ng mga santo. Kahit na sa King James Version, mabasa natin yan sa dito, mabasa natin sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 9. After this manner, therefore,
pray ye. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Old English yan. Ang holy, hallowed be thy name. Yon ang mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 6, versikulo 9. So, dahil po ba binanggit sa ating Panginoon Jesucristo ang salitang hallowed, at ang konklusyon nila, ang salitang Halloween, hallowed, ay sa demonyo, nagtuturo ba ang ating Panginoong Hesus ng aral na demonyo dito sa San Mateo Kapitulo 6:9? Ikaw mismo ga-invite ang mga demonyo sa iyong kinabuhi! Pero kung ang tinutukoy sa pasturang ito, na iyong pagdiriwang na nakamaskara ng demonyo, yun ang ipinagbabawal kasi ng simbahang Katoliko. Yung tinatawag pa nila na Halloween daw, mali yun. Ganyan talaga ang demonyo kung paano nila pinipilipit yung aral ng simbang Katoliko. Pero napansin nyo ba? Ang pinipilipit talaga ng lahat, aral lang ng simbahang Katoliko. Bakit hindi aral ng Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo, hindi ng Seventh-day Adventist, hindi ng Born Again? Dahil alam ninyo, yung mga siktang binanggit natin, pawang mga tatag ng tao. At alam natin na ang demonyo, Juan Kapitulo 8:44, galit na galit sa katotohanan, at ang simbahang Katoliko, ang tunay na simbahan, tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya pinipilipit nila. Paulit-ulit na pinangaral ng simbahang Katoliko, etigil, huwag mag-celebrate yung tinatawag nila na Halloween pero nakamaskara. Because the devil is very hungry of the worship and the people willingly and joyfully give it to him, ano mangyari? Yon ang magiging pintuan. Yon ang magiging pintuan para makapasok siya sa buhay. So, ibig sabihin, may punto si Pastora kung ang pagdirewang ay may kaugnay sa nakasuot na maskara, yung horror. Yon ay pagdirewang sa mga demonyo. Huh? So, bawal yan. Dahil when we mimic the devil, we are inviting the devil, and when he comes, he will surely bring ruin into our lives. Yun ang mangyari. Kaya ipinagbabawal yan. Ngunit, ang ating pagdiriwang mga kapatid, ngayon, All Saints Day, All Souls Day, ito'y pagdiriwang hindi sa mga demonyo, kundi sa mga santo, kundi sa mga banal. Maging nakanonize man ang simbahan, maging hindi man, dumaan sa purgatorio at sila'y nasa kaluluwalhatian na ng Diyos sa langit, sila ay ipinagdiwang natin ngayon. No? Tuloy natin si Pastora dito dahil may punto siya, ang ipinagbabawal yung okultismo, pero yung All Souls Day, tinatalakay natin yan, All Saints Day. Meron bang mabasa sa Biblia na bawal ang pagdiriwang sa mga yumaon na natin at pag-alaala sa kanila? Wala naman. Di po ba sola scriptura? Eto sila. Ituloy muna natin si Pastora, ha? At isasali natin yung pahayag niya para sa mga hindi nakaunawa ng Cebuano. Kung totoo daw, kung totoo daw na nasa liwanag ka, di ka angay makigalubilo, makiguban diya sa kangit-ngit. O, di ka pwede na makipagsama yung nasa akadiliman. Yun naman ang aral ng simbahang Katoliko. Ang problema lang, yung aral ng simbahang Katolikong ito ay pinipilipit lalo na sa mga born again. Halimbawa, dahil po ba may tinatawag na Halloween ang karamihan, ngunit nakasuot ng maskara ng demonyo, ibig po ba sabihin na ang salitang Halloween ay sa demonyo na? Yun ang sinasabi ko na hasty generalization fallacy. Ibig sabihin, ginawa nila yan on the basis of insufficient evidence. Bakit? Halimbawa, noon pa man, nagpaalala na si San Pablo sa atin. Ano ang paalala ni San Pablo sa atin noon pa man, mga kapatid? Ang paalala niya sa atin na mag-ingat daw. Saan? Sa mga bulaang propeta. Imagine ang ating Panginoong Hesus nagtatag ng kanyang iglesia.
Pero, ang mga sa demonyo ay nandyan din. At ang layunin ay makipagkumpetensya sa tunay. At yung, konsundin natin yung heste generalization fallacy, mga kapatid. E di ibig sabihin sa demonyo, ang lahat ng mga tatag lamang ng tao. Bakit? Ito ang sabi ni San Pablo. Sa 2 Corinto 11:13-15. Sabi niya, ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at mapapanggap na mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kaniyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuweran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So, dito makita natin na kung ang Halloween ng simbahang Katoliko pagdiriwang sa mga lahat ng santo, mga kapatid, ay minadjik talaga na sa mga anti-Catholic, kahit na ang tunay na iglesia may nakipagkompetensya. So, sa atin, lalo na sa Ministry of Liberation, ipinagbabawal talaga yung syncretism, yung tinatawag na sin against faith, yung tinatawag na one of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism, yung paniniwala na all religions are equalitro. Hindi, yan totoo, mga kapatid. Kaya nga, si San Pablo mismo noon, matagal nang nagpaalala, 1 Corinto 10:20, hindi ang ibig kong sabihin. Ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Iyon ang sabi ni San Pablo. Kaya nga, nahinto ang selebrasyon ng mga pagano. At doon pumasok ang selebrasyon ng Kristyanismo, lalo na ang pagdiwang sa mga santo at ang pag-alala sa mga yumao natin. Tuloy mo na natin si Pastora. Huwag ka nating ala ka ng mga horror, mga lukhadlok o ka ng mga multo, ka ng mga pangit kay mga naong, nagpaila na nga ka na sila na sa angit-ngit. Maunay rason nga ng dali ka, mabalakap puno. O, ayan naman talaga ang aral ng simbahang Katoliko. Kailangan talaga yung ma-renounce, no? Na di pwedeng magdiwang ng nakasuot na maskara to mimic the devil, because when we mimic the devil, we are inviting the devil, and when he comes, he will surely bring ruin into our lives. Kaya di yan pwede. Oh, the devil gives nothing but meaningless suffering. Si Pastora, yung chaos, yung division, yung anger, yung hatred, yung financial ruin, especially illness, broken relationship, yun ang gigibain talaga ang adulot kung makasuot kayo ng mga maskara ng demonyo. Ipinagbabawal yan. Pero ang punto lang dito, yung sinabi ng Pastora na ang pagdiriwang ng Halloween ay sa demonyo na. Kaya nga, ginamit natin ang Mateo Kapitulo 6:9, sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang toro, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Dahil po ba ginamit ang salitang hallowed be thy name sa demonyo na yon? Ituloy natin si Pastora muna, ha? Ang problema, maori mo, tunloni mo, nga angay kang mahadlok nila. Pero hey, ayaw kahadlok nila. Kahadlok ka ang Ginoo. Muna na yun ang pulong sa Ginoo nga wa kita gitagaan sa Diyos o Espiritu sa kahadlok. Apan doon na kita'y gahong, natay gahong, para palayason talang demonyo sa itong kinabuhi. Ikaw, ako, kita mo'y magubas na ng bawat sa Yahwa. Apan ayog sugot. Nga mabutaan ka, matas sa kamaturan, doon na kayo home para palayaso na sila hindi. Tama, may kapangyarihan ang bawat Kristiyano para papalayasin ang mga demonyo. Pero ang tanong dito, paano mo mapalayas ang demonyo
kung ika'y kaanib mismo sa sikta na sa demonyo na. Eh, alam naman natin, nabasa natin ang ikalawang Korinto, kapitulo 11, versikulo 12. Anong sabi ni San Pablo? Napakalinaw ang sabi ni San Pablo, may sikta na nakipagkumpitensya sa tunay na iglesia. Eto, balikan natin ha. Sabi niya, ang mga eyan ay mga huwad na apostol, mandarayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay magkunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kaniyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuweran. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Oh. Kaya, kung ang demonyo talaga ay nakipagkumpetensya sa tunay na aral, pati na sa iglesia. Kaya mag-ingat din, di ba? Na ngayon, bawal ba na alalahanin natin yung mga banal? Eh, sisilipin muna natin, ano ang nakasulat sa Biblia? Dahil, although ang simbahang Katoliko, we are not Bible alone, iba tayo sa mga siktang tatag lamang ng tao, mga kapatid. Ngunit, sisilipin natin ano ang nakasulat sa Biblia. Okay, ito. Nasa King James Version 16:11 ito, Sira Kapitulo 44, versikulo 11, mga kapatid. Napakaganda ang mabasa dito. But these were men of mercy, whose godly deeds have not failed. Good things continue with their seed. Their posterity are a holy inheritance, and their seed hath stood in the covenants. And their children for their sake remain forever. Their seed and their glory shall not be forsaken. Their bodies are buried in peace, and their name liveth unto generation and generation. Let the people shew forth their wisdom, and the church declare their praise. See? Sino ito? Malinaw, yun ang mga santo. Anong sabi? Sa Sira 44, versikulo 15, let the people shew forth their wisdom. Sino yan? Ang mga banal. And the church declare their praise. So, hindi bawal, mga kapatid, na alalahanin natin ang mga bayani ng ating pananampalataya, lalo na natularan ang kanilang mga pananampalataya sa Diyos. Bakit? Ano sabi ni San Pablo? Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7, napakalinaw ang sabi ni San Pablo, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay, at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. See, ito ang ginawa natin ngayon, mga kapatid. Hebreo 13:7, ang pag-alala sa mga yumao, lalo na sa mga bayani ng ating pananampalataya. Baka sabihin, hindi, magagalit ang Diyos pag alalahanin natin yung mga banal. Magagalit ba? Halimbawa, ang Diyos unang Pedro 1:16, siya ang author of holiness. Para maunawaan ninyo, may drawing ka at napakaganda ang drawing mo. Ngayon, yung kaibigan mo, nakita niya na maganda ang drawing mo, pinupuri ng kaibigan mo. Ang tanong, magagalit ka ba dahil yung drawing mo ay pinupuri ng kaibigan? Hindi, dahil sa pagpuri ng kaibigan sa napakagandang drawing mo, pati ikaw na nag-drawing ay pinupuri na din. Ganun din ang mga santo sa pag-alala at pagpupuri natin. Bakit? Dahil ang Diyos, siya ang source ng kabanalan. At ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Malinaw ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 17:10, ang lahat ng akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at naluwalhati ako sa pamamagitan nila. See?
sa pamamagitan ng mga santo. Pati ang ating Panginoong Hesus at ang Diyos Ama na luwalhati daw sa pamamagitan nila. Tanong, dahil ang ating mga kapatid, sola scriptura, Bible alone lang talaga. May mabasa ba tayo sa Biblia, mga kapatid? Iyon ang kanilang gusto. Kailangan ilatag nyo. Kailangan na sa Biblia. But we are not Bible alone. Pero may mabasa ba na ang Panginoon ay maluwalhati sa mga araw ito sa pamamagitan ng kaniyang mga santo? Meron. Saan? Ko, ibig ba sabihin sa mga pagano na yan? 2 Thessalonians chapter 1 verse 10. Listen niyo. On that day, the Lord will be glorified in His saints. See? Ang linaw, mga kapatid. Ang linaw. Na on that day, the Lord will be glorified on His saints. So, napaka-linaw, mga mahal na kapatid. Kaya nga, tayong mga Katoliko, lumalapit talaga tayo sa mga banal na ang kanilang mga pangalan ay nakasulat na sa langit. Bakit? Nasa Biblia ba yan? Napakalinaw yan. Ito ang sabi sa Biblia. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 22-24. Datapuwat, nagsilapit kayo sa mga bundok ng Siyon at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem, sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng taong ganap na pinasakdal, at kay Jesus na tagapamamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik sa nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. See? So pwede pala na kalapitan natin sila. Ang tanong, nasa langit na ba sila? May panalangin ba sila? Sisilipin natin ang Biblia. Sa Revelation chapter 8 verses 3-4. Ito, mabasa natin, mga mahal na kapatid. Another angel with a golden censer came and stood at the altar. He was given a great quantity of incense to offer with the prayers of all the saints on the golden altar that is before the throne, and the smoke of the incense with the prayers of the saints rose before God from the hand of the angel. See? Napakalinaw, mga kapatid, sa mabasa natin na ang mga kaluluwa ng mga banal ng Diyos ay nasa langit, buhay na buhay, at nagsasalita at pumupuri sa Diyos at nanalangin para sa atin. Hindi sila mga patay na ayon sa ibang mga sikta na kadikit umano sa lupa gaya sa paniniwala ng ibang mga walang kaluluwa. Bakit? Silipin natin. Payag Kapitulo 6, versikulo 9. Ito ang sabi ni San Juan. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumasa kanila, at sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, o Panginoon, banal at totoo, hindi mo sila hatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? Yun. Asan yung sabi nila na ang kaluluwa ay nasa libingan lang? Dahil ang kaluluwa ay ang katawan daw. At pag mamatay ang katawan, patay din ang kaluluwa. So napakalinaw na ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng, kung tingnan natin sa Biblia, binigyan ng maputing balabal na tanda umano sa kaluwalhatian
at tanda din sa katuwiran ng Diyos na kanilang napagtagumpayan na sa mundong ito. Eto, mabasa natin. Pahayag, Kapitulo 6, versikulo 11, mga mahal na kapatid. At binigyan ang bawat isa ng kanilang isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin sa manggaya nila. See? Napakalinaw mga mahal na kapatid na ang mabasa natin dyan, no? Napakabiblikal kung sundin nila yung sinabi nila na sola scriptura, Bible alone, na ang mga kaluluwa ng mga banal ng Diyos ay buhay na buhay, nasa dambana ng Diyos at nagsasalita. Sa makatuwid mga kapatid, sila ay nakapagpanalangin kasama sa atin. Ano ang naroon sa langit? Dambana ng Diyos. Mga kaluluwa ng mga banal. Sila'y binigyan umano ng puting balabal at pinahihintay pa ng kaunting panahon para hatulan ang mundong ito. So napakalinaw mga kapatid sa nakasulat, kaya yung sinabi nila, hindi totoo yan. Remember, the Catholic Church is the only church. This is the only home for the martyrs of Christ. Ang tanging simbahan, mga kapatid, na binuhusan ng dugo ng mga banal ng ating Panginoong Hesukristo throughout the history of Christianity is the Catholic Church. Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Sino na Kristiyano na? Roman Catholic. So, napakaraming patunay sa Biblia, mga kapatid, na ang kaluluwa, lalo na sa mga santo, ay wala sa tinatawag nilang Sheol o yung daigdig ng mga patay. Kundi naroon na sila sa langit. Buhay na buhay at kapiling nila ang Diyos. Napaka-biblical yan. Sabi sa Lucas Kapitulo 20, versikulo 38, siya nga'y hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, sapagkat nangabubuhay sa Kanya ang lahat. See? Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, Diyos ng mga buhay. At yung sinabi nila na ang kaluluwa ay mananatili sa Sheol, mananatili sa libingan, silipin natin ang Biblia. Awit Kapitulo 30, versikulo 3, ito ang mabasa natin. O Panginoon, iyong isinampa ang aking kaluluwa mula sa Sion. Iyong ingatan ang aking buhay upang huwad akong bumaba sa hukay. See? Nasa Sion ba, mga kapatid, ang kaluluwa? Nanatili ba sa libingan na tinatawag na Sheol noon ang kaluluwa? Nakadikit ba sa lupa, sa daigdig, ang kaluluwa ng mga patay? Napakapunto ang punto. Diyan mga kapatid, wala na sila sa Sheol. E nasaan ang kaluluwa? Ano daw? E sinampa ng Diyos mula sa Sheol. E saan sila isinampa? E natural sa langit. Dahil matapos ang kanilang purification of sins, yung paglinis, yung pagdalisay, unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 11 hanggang 15, sila ay makapasok na sa langit. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 22-23, mga kapatid. At ayon sa mismong nakita ni San Juan na sa kanyang sulat, sa aklat ng Revelasyon, ang mga kaluluwa ng mga banal, ang kaluluwa ng mga banal ay nasa dambana ng Diyos, nasa langit. Napakalinaw mga
mahal na kapatid, ang mabasa. Okay. Tingnan pa natin, silipin natin. Awit, Kapitulo 37, versikulo 28. Ito ang mabasa natin. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi pinabayaan ang kaniyang mga banal. Sila'y iniingatan magpakailanman, ngunit ang lahi ng masama ay mahihiwalay. So, napakalinaw mga kapatid sa nabasa natin dito sa Biblia na hindi pabayaan ng Diyos ang kanyang mga banal. At iingatan ng Diyos ang mga banal magpakailanman. At tandaan natin, ang ginagamit sa salita sa English, forever. Eba, saan yan? Saan ba yung forever na yan? Nandito ba sa lupa? Nandun ba sa siyol? Hindi, sa lupa. Sapagkat walang forever dito sa lupa. Lalo nang hindi yan sa siyol, sapagkat isinampa nga ng Diyos ang kaluluwa ng kanyang mga banal mula sa siyol. So ang tanong, saan yung forever? Ang forever, mga kapatid, nasa langit. Dahil kung sisilipin natin ang Daniel Kapitulo 7, versikulo 18, ito'y mabasa natin, but the sense of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever, forever, and ever. So, napakalinaw sa nakasulat dito, mga mahal na kapatid. Kapiling ng ating eternal God forever and ever ang lahat ng kaniyang mga banal na ating inaalala ngayon, na ating ipinagdiriwang ngayon. Dahil sa Psalm chapter 48 verse 14, ito ang sabi ni Propeta David, "For this is God, our God forever and ever. Ever He will be our guide even to death." See? He will be our guide even to death. So, bakit maraming katawan sa mga santo natin, mga kapatid, dito sa simbahang Katoliko na tinatawag na incorrupt? Mga katawan ng mga santo na hindi naaagnas, ang dami yan. Si Padre, si Saint Padre Pio, si Saint Bernadette Soberio sa Lourdes, si Saint Jean Marie Vianney, si Saint Teresa Margaret, si Saint Vincent de Paul, si Saint Jean Bosco, Saint Jean Paul, Saint John Paul, Saint John 23rd. Dami pa mga santo. Marami sa kanila ang hindi naaagnas ang kanilang katawan. Bakit? Biblical ba yan? Biblical yan. Awit Kapitulo, Psalm chapter 16, verses 9 up to 11. Ito mabasa, "Therefore my heart is glad, and my whole being rejoices. My flesh also dwells secure. For you will not abandon my soul to Sheol, and let your Holy One see corruption. To make known to the path of life. In your presence there is a fullness of joy, and your right hand are pleasures for evermore." See? Napakalinaw. Sa Tagalog, ito ang mabasa natin sa naturang salin. Kung babasihan natin ang salita ng Diyos, ito mabasa natin. "Kaya sa nagagalak ang puso ko, at ako'y panatag dahil alam kong ligtas ako, sapagkat hindi niyo pinabayaan ang aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay. Hindi niyo hahayaang mabulok sa libingan ang matapat ninyong lingkod. Ituro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kadilisayan, ng kasiyahan, at sa piling niyo aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan." So, sino ba ang katuparan nitong
sinabi na hindi mabubulok ang katawan, mga kapatid. Ito'y makita natin na nasa simbahang katoliko lamang. Kaya, yung pagdiriwang natin, mga mahal na kapatid, sa mga santo, sa langit na ipinagdiwang natin ngayon, hindi ibig sabihin na ito'y aral ng mga pagano. Dahil walang pagano nagdiwang para sa mga santo, sa mga banal. Okay? So, to make his message known is our response.